Sound check, test mic. Okay, so welcome po ulit guys sa atin channel, Stock Play. At ngayon po ay mag-update tayo muli sa mga top trending stocks sa PSE. And by the way, don't forget to subscribe sa atin channel and pakipress na rin po si all button para palagi po tayo ma-update at manonotify sa mga bagong videos na i-upload natin. Ayan, so subscribe guys, tapos click all button. And syempre, ipa-plug ko na rin guys, ano? Ating link, ayan. So, pwede po kayo mag-invest guys sa cryptocurrency. $10 lang po ang minimum. Then, pwede nyo pong gamitin yung ating link dito sa baba. Ayan. So, i-click nyo lang po. Tapos, mag-register po kayo. Ayan. Pagka nag-register po kayo, is meron po kayo matatanggap na less 20% sa lahat ng trading fees. So, let's start guys. Okay. Okay, ano ba nangyari kanina? Okay, silipin natin, ano? Unahin natin si Converge. Tapos, punta tayo sa daily chart. So, sa daily chart, guys. So, as we see, bearish tayo talaga, ano? Ah, diba? So, from here, okay, pag sinilip natin to is nag-reheat na siya ng new all-time low. Okay. So, right now is nasa 13.1 na siya. Ayan. So, yun nga lang. No? Napaka-bearish. And sabi nga natin, even though na meron tayong confluence sa different time frames, kahit nasabihin natin na oversold dyan, still, pwede pa rin bumagsak eh. Diba? Ayan. Then silipin natin. So siguro sa weekly chart, oversold na rin to, tapos sa monthly chart. So sa monthly chart, hindi pa siya oversold. Yun lang ano. Ayan. Pero sa weekly, sa daily, okay, sa 4-hour chart, sa 1-hour chart, okay, silipin natin. So dito medyo nag-bounce. Okay. So, ay sa 4-hour chart ano. Medyo nag-bounce pero tingnan pa rin natin. Ayan. So sa 1-hour chart pala to. Sorry. Ayan. Okay, sa 1-hour chart medyo nag-bounce pero sa 4-hour chart still looks bearish. O, di ba? Ayan. So ingat-ingat lang ano. Sa pag-invest ngayon at talagang wala tayong ano eh. Kumbaga wala tayong idea kung hanggang saan to babagsak. Okay. Wala eh. Pero ang maganda kasi is ano siya, kumbaga oversold na ayan sa different time frames. Ayan. Tapos next natin SPNEC. Mas maganda siguro kung silipin natin dito. Converge. Okay, silipin lang natin saglit. Book value 4.49 guys. Medyo malayo pa to, no? Kung i-compare natin dito sa 13.1 niya. Right now ni Converge. Malayo pa si book value guys. Meaning, overvalued pa tong si Converge right now sa kanyang price ano. Ayan. Tapos we have here SPNEC. Okay, for this one. So sana nangyan to. Sana napunta. So right now is binuhusan ulit dito sa 4-hour chart. Ayan, pero balik tayo sa daily chart, guys. Eh pag sinilip natin sa daily chart, mahaba yung week sa baba. Okay, so meaning pinush pa pataas. And yung support natin is still sa 1.15. Okay. So base dito is the greatest na dito, guys. Dito, no? Si SPNEC. So malapit po yan sa 1.12. Okay. And still,
kung sisilipin natin, bearish na bearish pa rin, ano? Ayan. Tapos, oversold. Oversold na, guys. Ang possible play dito kasi is divergence, ano? For SPNEC. So, right now, okay, we have here low. Recent low, ano? Ayan, tapos sinundan ng higher low. So, this time, hindi pa natin alam kung bubuusan pa to sa Lunes. Ayan, tignan natin, ano? Then, sa 4-hour chart kasi is medyo, ano na siya, kumbaga, ranging na siya rito sa part na to. Pero still, wala pa sa may support. And yung sinasabi nating support dito is eto, guys. Ayan. Sa RSI. Support. So, since wala pa, let's wait first. Tapos, meron ba tayong trendline dito? Kasi nilip natin, guys. Meron ba? I-check natin, ha. Meron. Okay, so medyo pilit lang tong trendline na to. Pero pwede nating i-consider, guys, di ba? Ayan. So far, tignan natin. Lower highs and lower lows is bearish, di ba? Ayan. Okay, so grabe ngayon yung ano, yung market. Nakakatakot, ano? Ayan, pero syempre, opportunity yan. Tapos, kay ICT, daily chart tayo. Wow, solid. Nalaglag na, guys. O, diba? So, sinasabi natin sa part na to, possible, this is, okay, head and shoulder pattern. So, right now, is hindi na po siya nag-hold dun sa may neckline. Diba? Tapos meron tayo dito ng trend line na kung saan ano niya, ano, binutas niya, guys. So ito 'yun. Yung sinasabi nating trend line for ICT. So right now is hindi na po siya nag-hold. 'Yun lang ang masakit. Pero dito pag sinilip natin ang possible support. So saan pwede? Possible support. Okay, for now, ang pinakamalapit is saan? So, siguro pwede rito. Dito, guys, ano? Diyan. For the meantime, dito, guys, sa ano? 152. Okay, pwede dyan. Ayan, tapos oversold naman siya rito sa ano, no, sa daily chart. Grabe to, no? Solid red candlestick, guys, ayan sa daily chart for ICT. Tapos sa 4-hour chart oversold na rin. Pero still 'yun nga, no? So still possible pa rin na ma-hit to si 152. Ayan, kasi meron tayo ditong recent bounces, ano? No 2021, guys. Ayan, so pwede natin i-consider yan as a support for ICT, guys. Ayan, sa lower time frame, ano? Ayan. Pero kung ang pagbabasihan natin si ano, head and shoulder pattern, guys, syempre sukatin natin yung height ng head. Okay, possible, ito yung target. Tapos hanggang dun sa may neckline. So, sana possible neckline natin dito. So, at least hanggang dito, guys. Okay, pwede na yan. Tapos, i-connect natin dito kung saan nabutas. Okay, possible dito eh. So, base dyan. Okay, pwede tayong bumaba hanggang dito sa 106 to 107. Tapos, okay, kailangan natin na confluence dyan. Okay, possible. Wait lang. Okay, balik tayo sa daily chart para mas okay.
So sa 106, meron pa tayong confluence dito. Okay, so mas okay dito siguro guys sa 110 to 111. Ayan. Okay, pwede dun, ano? Yung ating target sa may ano natin, sa may pattern na to. Since fresh butas to, okay, bagong ano eh, bagong basag ng support eh. Diba? So, syempre, ang natin dito, nihintay natin is yung bounce play, guys. Okay, possible kasi, so once na magkaroon to ng bounce, is mag-retest pa dito yan sa may dati niyang support. Ayan. So, saan yun? So, siya ay malapit sa 175. 175, guys, ano, for ICT. Ayan. Tapos yung next natin, for SGP naman tayo. Okay, bearish talaga yung market, guys, ano. SGP. Okay, so sa case naman ni SGP, mukhang na-hit naman yung sinabi natin, guys, na trend line. Diba? O, ayan, o. And sa part na to, tignan natin sa lower time frame kasi dito hindi gaano ano eh. Visible, ano? For SGP. So, dito, sa daily chart, medyo nag-rally naman to compare sa iba, no? Na hindi nag-rally. Okay. So, dito kasi meron tayong nakitang possible divergence. Ayan. So, right now is medyo nag-rally na siya. Okay. Tapos, yun nga, meron tayong trend line dito na sinabi before, ano? Since September 2022. Ayan. Nag-start nung 20, guys. Then, we have here a gap down. So, possible ma-fill dyan. Ang next target natin for SGP sa lower time frame is eto. Sa 11.9. Ayan, para ma-fill yung gap, ano. Ayan, si gap down. Ayan. So, next natin is SCC. SCC. Okay, ilang minutes sa tayo? 12 minutes. Looking good pa rin. Tapos, balik tayo sa daily chart. So, sa daily chart, okay, ano ba nangyari kay SCC kanina? So, halos walang ganap pa din, ano? Pero right now is medyo nasa mid na siya ngayon. Nasa 38 na siya. Ayan, tapos medyo umakit ng konti. Tapos doon nag-close. Ayan. And sa daily chart, hindi pa rin siya oversold. Pero, series of lower highs and series of lower lows. Okay? So, in short, still bearish pa rin. Diba? Tapos sa lower time frame, pag sinilip natin to, so still ranging pa rin siya. Though siya ay nag-bounce dito kasi oversold na. Okay? And thinking lang, ano? So still possible pa rin na mag-revisit to sa oversold area. Ayan. So pwede pa rin, guys. Tapos yung target natin is hindi pa na-hit. Okay, kasi since nung siya ay nalaglag dito sa may support natin, sa may trend line, hindi pa naman siya actually nag re-retest dito, di ba? Kasi pagka nalaglag yan, for sure, or mas malaki possibility na mag-re-retest. Okay, kung saan siya nalaglag. So, right now is medyo pinitik lang na konti, then hulog ka agad eh. Ayan, tignan na lang natin, ano. Pero yung target natin dito is eto nga si 35.75, I think. Ayan. So, next natin is ASEN. Tapos, punta tayo sa daily chart. So, sa daily chart for ASEN. Okay. So, kanina is nag-retest dito sa 5.78 malapit. Pero, wala.
So siya ay still weak pa rin, ano. Hirap na hirap makapanik dun, guys, sa may first resistance natin. And as we see, oversold na to sa daily chart. Ayan. So yun naman yung maganda ron, ano. Siya ay oversold sa daily chart. Ayan. So mas safe dito kay ASEN kung siya ay malaglag pa dito, ano, sa 5.24. Okay. So mas okay dun, ano. Pero sa lower time frame kasi pwede pa tayong mag-adjust or mag-add ng support. O, diba? So base dito kasi is medyo tumatalbog siya rito sa part na to, eh. Sa 5.48, guys. O, diba? Ayun, o. Okay, so medyo tumatalbog. Pero still bearish yan. Ayan. Okay. Tapos next natin. Last two na tayo, guys. FCG. Okay, FCG tayo, FCG. Tapos punta tayo sa daily chart. So sa daily chart. Okay, so medyo pinitik naman, ano. Even though na siya ay nalaglag kanina. Ayan. So based po sa pattern natin, medyo na hit na, guys, ano. Ito si double top pattern. At sinukat nga natin. Ang target natin kasi sa double top pattern is ito, guys. Si 0.49. Which is medyo na-hit naman na ng konti, ano. Ayan, kasi ano siya dito, eh. Diba nalaglag siya rito around 0.5. Ayan. So konting-konti lang yung difference, guys. And sa ngayon, sa lower time frame, pinitik to. Ayan, tapos oversold na rin siya rito sa part na to. Okay. Goods. Then sa 4-hour chart, bounce. Ayan. Medyo nag-hold dun, ano? Sa 0.51. Okay. Pero still oversold pa rin siya rito sa 4-hour chart. Ayan. Tapos yung last natin is ito si DMC. DMC tayo. Okay, 17 minutes. Solid lang yung pagka-finish natin dito sa video na to. Okay, for now kay DMC, medyo nag-rally naman papataas. Okay. Tapos, silipin natin dito. Okay, so pwede naman to mag-rally hanggang dito, guys, sa 10, ano. 10 to 10.1 base po dito sa daily chart. Tapos meron ba tayong trend line? So just in case na meron, pwede maganda, di ba? Meron ba? So ito pwede to, eh. O, di ba? Okay, so medyo pwede, no? Eto. Yun nga lang, medyo pilit ng konti. So siguro pwede natin itong i-consider. Ayan. So we have series of bounces here since noong June 2022 for DMC, no? 1, 2, 3, 4, and 5 dito. And sa last is, ayun. So siya ay bumalik, ano? So may taas ng trend line. Ayan. Then sa lower time frame, pagka sinilip natin, huge maroboso candlestick, guys, ah, di ba? So good siya, and still pwede pa tong mag-rally, guys, doon sa may sinabi natin, malapit sa 10.1, ano. Ayan. Tapos na filled na si gap down goods. Ayun, no? Di ba na filled na? So right now, tapos na tayo siguro. And salamat po sa panonood. See you po sa next video. Bye-bye!